kapag siya'y ganit, yung napipigil niya ang kanyang sarili. Nakuha niya po? Masyaallah. Yun po ang malakas na tao. Sa Islam, yun po ang turo. So po, pag nasanayan natin pinagawa yun, walang trouble na mangyayari. Tama ko ba? Correct. Kasi, yun ba, nasaktan ka. Pipigil lang yung sarili ko para hindi ako kumaki. Ikaw ang malakas. Bakit? Dahil sinabi ni Propeta Muhammad, huwag magalit. Tatlong beses. Kapagkat ang galit, ay nagmumula kay Shaitan. Kay Satanas. Di ba pag nagkagalit tayo, kasi halimbawa, kapitbahay natin, nagtapo ng basura, awayin mo, magagalit ka, hanggang sa maghahamog ka ng suntukan, hanggang sa maghitahan na, di ba? Kasi hindi na na-control yung galit eh. So ganyan po ang tulong sa Islam, mga kapatid. Kaya po, isang paraan yun, upang matigilan natin yung away. Ganyan po sa Islam. Isang punto po yun. Maraming punto yan, pero hindi ko tatanungin. Hindi po i-discuss na kasi mag-usap mo natin. So, dito po, ang internal rules natin, lahat ng players makakalaro. So, gawin lang po natin ang first half, second half, take 15 minutes. No, take 15 minutes. So, pag-alimbawa, nakalahati na yung 15 minutes, papasok na naman yung second five. Pagdating ng second half, yung hindi nakalaro ng first half, papasok yung third five sa second half. Ako niya? Ibig sabihin, wala, bababa ko. Hindi ka uuwi ng tuwahan. Hindi mo sasabihin, ay, nabanguha ko, hindi lang pupunta niya sa Friday. So, wala magsasabi ng ganun. So, dito po, libre almusal. Libre lunch. No? Libre entrance fee. Yung magka-champion, may trophy at mga medalya sa mga players. So, may parang tayo dito na mapaya, libre. Pati yung pagpasok sa paraiso, libre. So, wala bayad sa Islam. Ha? Ah? Pag Muslim kayo, libre din. Pero palimbawa, Father, pabibinyag ko po yung anak ko. Special pa yan, ordinary. Ay, Father, ordinary lang kasi karpintero lang yung asawa ko eh. O sige, after 3 months. Pero pag sinabi nung special, Father, o sige, next week, binyag na yan. Di ba? Sa Islam, walang special ordinary, mga kapatid. So, patay ka na, special ordinary pa rin. Nung Christian pa, alam nyo, namatay tatay ko. Nakautang kami ng kabaw, hindi pa namin mabayaran yun. Tapos, pagdating sa simbahan, sabi ng pari, ano po yan, special ordinary? Sabi ko, bakit ganitin na pari na to? Kristiyano ba ako nun? Patay na nga yung tatay ko, tinatanong pa kung special ordinary. Sabi ko, nakatingin ako dun saan, nakapako. Bakit po ganyan ang pinag-utos nyo sa pari, na maningin sa mga tao? Patay na nga yung tao. Sinisisi ko yung nakapako sa krus. O, totoo, nung katoliko pa ako. Pero nagdahil na laban ko ang katotohanan sa Islam, galing po ako ng Saudi Arabia. 1999 hanggang 2008 ako doon. 2005, after 5 years, nakilala ko po si Allah. Si Allah, ito yung tinatawag ni Yesu Cristo sa langit. Ama ko, nasa langit siya, sambahin ang galing mo. So, yun po ang personal life niya, ang Allah. So, mga kapatid, so kami po, nagbalik Islam kami, o hindi po kami para magkasawa ng marami. Nakita po namin ang katotohanan sa Islam, kaya po kami nagsiyanap siya. Okay, hindi ko na paabahe. Hindi ko na paabahe kasi pasensya na kanina, hindi ko alam na ibibriefing pa kayo dito kasi mga maraming paguhan. Nakatanggap na kami ng ano, ng rapot para sa bisneta. Kasi kung ipaparapot na ba kaya, yung mga ito, wala. Bakit ito, wala? Di ba? Kasi
Sino po? Nakatanggap lahat ng ano, yung rapon? Okay. So, yung pala, magsabi na. Salamu alaikum. Thank you for your time. Before breakfast, I need